Hey guys, I'm Arki Jayne and welcome to Hugot ARKI the Podcast. And this is another episode of Hugot ARKI the Podcast with me, your host Barbz, and of course with my co-host Makoy. Are you there? Hi Barbz. Yeah, yes, tayo, Barbz. Hi. Well, I'm okay. So, yan kaka-register ko lang recently sa Comelec ba? No, dito kasi since OFW ako, kailangan ko puntang embassy para mag-register to vote. Ayan. So, sa mga listeners natin, gusto ko lang sabihin that 2022 election registration is extended until end of October. So, sa mga listeners natin na hindi pa nakapag-register, open ang Comelec from 8 a.m. to 5 p.m. So, please do register now na, sabi nga ni Boy Abunda. How about you, Makoy? How are you? Ayan, online class pa rin. Tambak na sa i-check ng mga requirements ng mga bata. Ayan, madaming ihahabol. Wow. Grabe, no? Kasi nabanggit mo kanina nga na ang dami mong estudyante pala. Umaabot sila ng 48 sa design class. Yes, 48. Yes, oo, madami. Tapos isang block lang. Mm-mm. Wow. And kapagod. Kapagod. So, yan. So sobrang na-appreciate ko naman yung energy natin. Kahit yes, na sobrang pagod tayo sa work. May time tayo for podcast. But, you know what, Makoy, I have a question. Medyo juicy question ito. Ano yun? Ang tanong ko is, have you ever considered dating a ko-ARKI? Sabihin na natin, when you were a student, meron ka bang kinonsider na dikawan na ko-ARKI student, or meron ka bang kulig na parang kinonsider mo to date? Nung college, I don't think ko-ARKI. Kasi mostly mga lalaki, mga kakasmate ko. Tatlo lang silang mga girls nun sa na classmates ko. Mm-mm. Tapos mga boyish pa yung iba. Ay, so, ganun. Sa tingin ko more on non-ARKI. Oo. Para hindi kami masyadong magkatulad or magka-same ng mga ginagawa. Actually, kaya natanong ko 'yan kasi ang ating podcast episode today is entitled ARKI si Mr., ARKI si Misis, the wives POV or point of view. Kasi alam mo kung itatanong mo ako, I have a couple of friends who are married with their former classmates na ARKI din, or mga nakilala nila sa work na mga ARKI din. At isa doon ang ating guest for today. So, introduce na natin one of my friends who's married with a co-architect, none other than ARKI Jayne. Hi, Ate Barbz and Makoy. Kamusta? Hello. Oh my God. Yeah, long time no see. Kamusta ka, madam? How's life? Yeah, and mabuti naman. Although, I'm struggling to manage my career, my motherhood, and then yung running the household, yun. So very very challenging ang buhay ko ngayon, and came pandemic pa, 'di ba? So so madami tayong mga pinagdadaan ng iba't ibang challenge. Although we're still fighting, syempre, 'di ba? Fighting. Yeah. Strong tayo. Strong tayo. Yeah. Pero kayo ba na vaccine na diyan? Yes, kaka-fully box namin last week ng September. Oo. Ano ka ba? Anong vaccine nyo? Moderna. Fairness, ha? Mabilis sa inyo. Oo. Ayan, ito. Lagi natin itong tinatanong sa mga guests natin. ARKI Jayne, bakit ka nga ba nag-ARKI? Ayun. To tell you honestly, I have zero knowledge about architecture. I never heard architecture or the architects as profession. I always parang the familiar course or the familiar profession na naririnig ko ever since is civil engineering, ganyan, nursing, and syempre yung mga ibang courses. So, yun nga, I have zero knowledge talaga about architecture, but it's just that I don't have a choice na i-take yun. Kasi the school na I have to enroll is, that's the only, I think, no choice na talaga ako nun na, that's the only course na I want to take, kasi the rest is engineering, which is I don't get it interesting. You don't find it interesting? Yes, I don't find it interesting. Oo, tapos IT,
So, sabi ko, okay, Arki. So, okay, Arki. Kasi yung cousin ko na mag-enroll din doon, architecture. So, sabi ng father ko, oh, si, ano, yung cousin ko, mag-enroll siya architecture. Sabi niya ganyan. Mag-Arki ka na din. Sabi niya, yun na din ang kunin mo. Sabi niya ganyan. Okay. O, sige, architecture. Kasi, ayun, another story. Kasi ang gusto ko talaga is political science and then eventually mag-law. Pero since hindi naman kaya financially, and yung sister ko na nag-aaral na siya, nasa Baguio siya, nursing, hindi kami kayang pagsabayin. So, I need to suffer. So, kailangan ako yung mag-give way. So, nag-enroll ako sa State University. And then, I took up architecture. And then, ayun, eventually, sa mga later years na, doon ko lang siya nagustuhan. I learned to love the course, the degree, and then I get inspired of the stories of the alumni, yung mga stories ng mga instructors natin, mga kinikwento nila ganyan. And then I saw how this yung mga seniors natin how they work na yung mga scale models, yung mga design na pinaprepare ganyan. Parang wow, parang ang ganda ng course, and it's really challenging and interesting. And I realized na it's really challenging, grabe, architecture. Pero eventually, I learned to love it, and then, yan, architect na ako. Given that parang background, hindi ka pa medyo nabigla nun? Do you have this artistic side on you when you were younger na, okay, I love to draw, I appreciate art, ganyan. Meron ka bang ganung side na before that? Yung yung hindi ka ba na nabigla? Grabing bigla. Kasi, di ba nga, sabi ko nga, I have zero knowledge. Okay, you prefer floor plan. What is floor plan? My God. parang kaya reflect yung door. Tingin ako ng mga kabilang drafting table. Ganito, ganyan. Okay. And then, buti na lang yung boarding house na tinirhan ko, the owner is an architect. So we have this mini library na meron siyang nandoon, shinare niya yung mga books niya. Syempre nandoon si Sir Bannister, yung planning ganyan. The first research ng design. Tapos at ito i-share ko sa inyo yung first research ng design o di anthropometrics ganyan. I don't remember na basta yung mga standard sizes of the toilet, the standard sizes of the bedrooms ganyan. Tapos di submission, sinabmit ko siya, prepare ko siya. Buti na lang meron yung book ni landlord namin. And then came yung binalik na yung research paper si instructor. Who is Miss Jayne Abella? Ganyan, Abella pa ako. Who is Miss Jayne Abella? Tapos gulit ako. Sir, ako po. Ganyan. Tapos, ganyan. So, syempre ako gulat ako kasi ano to, ganyan. Ano nangyayari? Kasi ako lang yung tinawag niya. Tinas niya ganyan yung research work ko. Sabi niya, magiging architect ka. Sabi niya. Wow. Hey, ayan, may blessing agad. Yeah, oo. Wow. Tapos, talaga? Pero first year yun, design one. Sabi ko, talaga? Magiging architect ako. Pero ang hirap-hirap, guys. Kasi, design, oo, okay. Pero yung graphics, my God. Grabing dilubyo sa architecture ko yun. Kasi, parang, wala kasi kaming, siyempre, wala nga akong background for architecture, di ba? Yung drafting nung high school kami, walang ganun. Diba? Unlike ibang mga high school meron. So, grabe parang basta graphics, kinakabahan ako, hindi ko alam kung papasa ako. Tapos yung lettering, ganyan. Diba? Yung different types, yung condensed, ganyan. Doon ako nahirapan. Tapos, never ako, from elementary to high school, never ako naka-receive ng grade na line of 7. Tapos nung nag-Arki na ako, graphics 1, grade ko 79. Sabi ko, umiiyak ako sa tawag ko sa friend. Ayoko na. Nakagrade ako ng line of 7 for the first time. Hindi ko alam nakapag-79. Oh my God, maganda na pala yun. Pinagpala na yung ganun, di ba? Kailan ko palang mag-tumbling na kasi I got that grade. Pero, siyempre mga umpisa lang yun. Pero nung mga tumagal-tagal na ako, marami na tayo challenges. Parang, you learn to love and hate the course. And hate of
all of those. That affects you. Yeah, actually I can totally relate to that kasi parang ako din, sabi mo nga dun sa may mga high school kasi na parang meron na silang subject na drafting sa TLE. Sa TLE. Eh kami nga nun, nabanggit ko din sa dati sa mga past podcast namin. Pinagawa kami ng skinless longganisa. So, very... alam mo yun? Kasi, ang layo. Yeah, ay, sabi mo, on gardening. Oh, diba? So, parang, diba? How can I relate? Ang hirap. Siguro calling din na naging ARKI din tayo. The end of the day. Kasi especially now, no? I mean, hindi na kailangang sobrang galing. Though, maganda siya, advantage talaga na magaling ka sa arts, may background ka to that. Pero sa panahon ngayon kasi puro software na din. So pwede ka nang humabol basta parang if I may add, 'di ba? Sabi tinanong mo if I'm on magaling mag-drawing or under an artistic side. Wala, hindi ako masyadong sa ganun. Parang I can draw, oo, parang, kasi okay naman the drawing ko, I can boost naman about my drawing. Yeah. Pero yung sa mga artist, hindi masyado pagtagumpayan ko. Parang kumbaga skill na lang siya talaga na hindi. Yeah, oo. Na-develop ganun. Oo, yes, kasi parang matututo ka din with your mga classmates kasi, uy, paano mo ginawa yung stroke niya. Yun, di ba? Paano may ginawa? Ang galing ng pen and ink nila, ganyan, watercolor. Matututo ka na lang din sa ano nila, sa mga mga techniques nila, di ba? Techniques nila. So mga listeners natin na parang medyo na-discourage, parang, parang mukhang mukhang kasura yung work ko as compared to my classmates. Ang sekreto dyan, don't compare. Ask. Ask for help. No, ask. For help. Parang wala kasing mangyayari pag i-compare mo lang na i-compare yung trabaho mo. Frustrate ka lang. Diba? Oo. Andyan pa nga minsan yung diba? Yung gagawa kayo ng plates tapos pag wala kang mailabas na drawing, maglalakad ka sa aisle ng classroom tapos titingin ka lang gawa ng classmate. Tingin-tingin. Oo. Yan. Uy, ang style ko noon, nauna akong mag-submit para, di ba, parang nasa ilalim yung drawing ko. Yung pile up na lang. Ako yung technique ko na lang pahuli-pahuli kasi, kanyang ginawa niya, tapos i-improve. Ayoko. Maka ng idea. Okay, yun. Sige, lagyan ko ng konting ganito para hindi na siya copycat ganyan. Pero may kakilala kasi ako yung friend ng pamangkin ko. Ganyan. Para enroll siya architecture. Pero alam ko siya nasa nagpipainting siya, artistic din siya. Pero parang wala siya yung hindi siya confident sa sarili niya na parang kine-question din niya yung skills niya. Parang matatapos ko ba to? Ganyan, kaya ko ba to? Hindi naman ako magaling mag-drawing. Ganyan. Sabi ng pamangkin ko, si ate ko nga, hindi naman yung ganun kagaling mag-drawing. Sabi niya, pero architect. Sabi niya, oo. Kasi yun nga, di ba, saka ngayong panahon na yun, ang dami ng software na naglabasan. Kaya hindi na rin siya ganun. Posible na talaga. Alright. So, yes, for the first main question tayo, since ang topic natin for today is ARKI si Mr., ARKI si Misis. So, gusto namin malaman, Jayne, paano mo ba nakilala si ARKI Mr.? Oo. Si ARKI Mr., ay nakilala ko sa school. Wow. Ahead siya, one year ahead siya sa akin. Tapos, we're typical na schoolmate, kanya na ka-department, di ba? Typical na ka-department. Tapos, hanggang higher years, naging gov siya. Tapos, part na din ako ng org noon. So, parang at least, magkakilala. Kasi, yung population ng department namin noon, sobrang konti. So, parang, kilala mo talaga lahat. Pero, syempre, hindi naman lahat magiging close. Tsaka, medyo, kasi siya, masungit. Kala mo. Snabero, ganun. May mga ganun siya. So, parang, hindi mo siya crush noon? Wala kang kahit konting... Kahit slight lang, wala talaga. No. No, wala. Yung no may conviction na. Oo. Gusto ko talaga Gusto ko i-emphasize. No. Kasi never talaga. And who would have thought na magiging kami, di ba? Kasi hindi. Wala. Parang friend lang.
Tapos nung mga higher years doon, medyo okay-okay na. And then, ayun na nga, magkasama kaming nag-transfer sa school, sa ibang university. So, siya yung kasama ko hanggang sa, ayun, siya yung nagpasimuno ng pag-transfer. Hindi naman. So, parang sa kanya lang kasi ako sumama noon na nag-transfer. Kasi gusto kong mag-transfer, kaya wala akong kasama. Kasi hindi ko alam kung mag-transfer ba ako, sinong kasama ko, ganyan. Kaya yun, tapos sabi niya sa akin, oy men, sabi niya, may meeting sa school, tapos nakita kami, oy men, magta-transfer ako sa ganitong university. Ha, talaga? Sige, yung pag-isipan ko. Tapos yun na, sa kanya na ako sumama. Sumama ako sa kanya nung mag-prepare-enroll, ganyan, para tignan ko yung university, ganyan. Tapos sabi niya, hindi, oo, okay dito, ganyan. For kaming graduating students, tapos so, lagi lang kami magkakasama kasi kami lang yung bagong transfer. So, hindi pa naman kami close sa iba. So, kami lang. And then, hanggang sa naging, doon na na-develop yung friendship namin, hanggang sa maging yung mga nililigawan niya, tinutulungan ko siya binibigyan ko siya idea kung ganitong gawin mo, pag ano, like, bigyan mo ng ganyan, dapat ganyan. So, yun. So, di ba? Sino mag-aakala na? Guys, isa na namang patunay na the bridge is always the winner. Yeah. Oo. Hindi ko yun na-realize, no? Ngayon lang talaga. And then, yon. So, naging close kami sa university when we transfer. And then, after we graduate, tinawag niya din ako. Sabi niya, sama ko sa akin dun sa pinag-apprentisan ko. Doon kami naging magkasama. Hanggang sa doon na talaga niya develop, ganyan. Tapos, nagbe-build na din siya ng strategy. Ito yung pre-design phase namin. Ganyan. Dapat ganyan, ganyan. So, binabakuran niya ako. That's the term. Wala ako, hindi ko alam. Pero meron yung time na parang may something to sa lalaking to. Pero parang biniro ko lang siya. Hoy, men, naliligaw ka ba sa akin? Sabi kong ganun sa kanya. Tapos tinawanan niya lang ako. Tawa lang siya ng tawa. Tapos, syempre, babae, di ba? Parang, pahiya ako dun. Bastos ka! Hindi, pinext ko lang siya noon, magka-text kami. Tapos sabi ko, uy, may nililigawan mo ba ako? Tapos ang reply niya, ha ha ha, in caps. Sabi ko, ano shit? Sabi ko, nakakahiya. Bakit ako yung nagtanong? Tapos after noon, parang kinabukasan, parang walang nangyari, ganun. Tapos ako naman, syempre napahiya ako. Kasi feeling ko nag-expect ako. Ako naman, wala lang. Walang nangyari, ganyan. Walang nangyari. Let's act normal, ganyan. So, tapos hanggang sa, hinayaan na lang namin na naging close kami, na ganun yung relationship namin, tapos umabot sa kayo na ito na, naging best friends kami, tapos kapag may mga magpaparamdam, or may magsasabing pwede magligaw, ganyan, or mag-aaya ng kain, ganyan, sabi mo muna sa akin, ha, dapat kilala ko yan, ganyan siya, kasi yun lang nga. may mga bala. So yun, hanggang 2012 yung graduation mo. Oo, tapos 2013 na naging kami. Yun. Eventually. Yeah. Pero parang umabot po kayo sa point na parang niligawan ka pa. Talagang nung nag-confess siya, automatic na parang. Teka, parang wala namang parang walang confession na I like you. Ay, ganun. Parang wala. Kasi parang parang... Parang mutual. Oo. Mutual na siya, tapos hindi kami, pero nagkakatampuhan kami. Di ba? Parang, alam mo yung typical boyfriend-girlfriend na nagkakatampuhan, hindi ko siya kakausapin ng ilang araw, pupunta siya sa bahay, hindi ko siya harapin. Ganun. Uy, pero sa mga listeners natin, hindi advisable yun, ha? Kasi, hirap yun. Mag-assume ka ng assume. Tapos, Uy, pero walang hindi naman ako nag-assume, no? Nung mga time na yun, parang we know between us na there's something, pero we don't acknowledge the idea na there is really something sa amin. Parang, sige, okay lang, ganyan. Pero siguro nasa in denial lang ako noon na pumupunta siya sa bahay every weekend kasi nag-stay siya doon sa pinag-apprentisan namin, pero ako pumasok ako sa company. So kapag off ko ng weekends, pumupunta siya sa bahay or lumalabas kami as a friend. Wow! Huwag mo sabihin nagbagyo kayo as a friend. Bagyo. Oh yeah. Oh my God! Yes, nagbagyo kami as a friend. Hindi tayo naniniwala sa mga bagyo as a friend. They end up together. Oo nga.
Pero so Baguio is the key. Yeah, Baguio. Mm-hmm. Baguio is the key. Alam niyo niyan. Ang maganda dyan, malinis naman kasi like walang sabit yung dalawang parties na nag-Baguio as a friend. Yung okay. Yes, oo. Kasi during that time, we're both single naman. Tapos ako matagal lang ako eh. Matagal akong single nung time na yun. Tapos siya naman, parang kagagaling niya lang ng hindi naman siya breakup, pero parang siya nun na na-busted. Ay, ganun. So, gano'n naman katagal? Like, nung naging kayo as girlfriend and boyfriend, gano'n katagal? Before kayo magkasal? Magpakasal? 5 years. 5 years na maging mag-boyfriend-girlfriend kami bago kami magpakasal. Tapos, yun yan. Pero naghiwalay kami. On our third year, naghiwalay kami. Pero hindi naman matagal na hiwalay. Bumalik naman. So, naging okay. And then, after 2 years, naging kami ulit. Yun na, nag-propose na siya. Pero yung hiwalay namin na yun, parang hiwalay kami on the level na wala na kami. Pero, alam ko na parang balik to. Mm-hmm. Wow. Kaya hindi naman siya naging mahirap nung nag-reconcile kami. Oh. Siguro na wala na siya sa landas. Pero sinisimo talaga siya nung wala siya sa landas. So, ayan, naka-establish na kayo ng design build firm, di ba? Company? Yes. And eto, gusto lang namin malaman, paano nyo pinaghahatian yung mga works doon sa inyong company? Diyan naman, more on siya kasi yung, hands-on siya. And kasi, di ba nga, stay at home ako dahil kay baby. Pero, lahat ng task na yan, before namin ilatag, before we namin i-distribute, is uupuan muna namin yan. Tapos, siya, magbibigay siya ng idea. Okay, itong gagawin mo. More on siya yung nagtatask. Si Mr. ang nagdi-distribute ng task. Okay, sige, ito ang gawin mo. Ito yung sa'yo. Ito yung gagawin ko. Okay, ganyan naman. Tapos, syempre, mas light lang na yung load ko kasi I cannot give my full time doon sa office kasi nga, I have to take care of our baby. Tapos, medyo mahirap pa dito sa bahay. So, yun, more on konti lang mga paperworks, ganyan, and then estimates yun. Pwede kong gawin yung estimates. Pero, syempre, dun sa final cost, siya yung magdidikta. O sa how much, ito yung lumabas sa estimate ko, okay na ba yan? O, sige, ganyan. So, yun. Tapos, sa mga paperworks, can you make yung mga rules natin, ganyan, pagdating sa mga workers, ganyan. Tapos, yung i-sit-down namin, or I'll ask yung mga ideas niya, ganyan. So, parang, tulungan talaga. Pero, mas siya pa rin yung nag-designate everything. Kasi, right now, we have 5 apprentices. Mm-hmm. So, yun. Each apprentices, meron silang mga projects na hinahandle. As in, sila talaga yon, sila yung hahawak. Siyempre, on top of that is stamina ni Mr. So, sila apprentice, medyo magaan on our side. Uh-oh. Kasi si apprentice, siya na ang mag-supervise ng project. Siya na yung magre-request ng mga materials. Siya na din magpre-prepare ng payroll. Pero lahat, dumadaan yun sa amin. Approvals kami ni Mr. And ako ngayon parang one project lang ang sinusupervise ko. Tapos yun na din ang ina-approve ko. So, Mr. sa kanya yung, ano ba project namin? 6 yata yung project namin yun na ongoing. So, parang siya na lahat yun nagmo-monitor. And then, halimbawa on my project, syempre hindi naman ako makapag full-time as first assistant. Parang, paano to? Ganyan. Anong gagawin ko dito? Ganyan. So, parang more on siya yung on top. Ganyan. Pagdating sa finances, hati din kami. Kung ano yung hawak mong project, ikaw na din magmamanage ng finances nun. Ikaw na din hahawak ng account. Ikaw magbibigay kay apprentice, ikaw magpapa-approve ng payroll, ganyan. So, kanya-kanya kami. Pero more on, madami sa kanya. Kumbaga, 70-30. 70-30. Yeah. Oo, 70-30. Oh, oh. Pero yung stress, 50-50 kami. Share. Oo naman. Share. Grabe. Dumating na ba yung point na parang nag-away kayo pagdating sa design? Ay, grabe! Parang na-feel ko yung yung intensity. Sa design lang ba yung question mo? Hindi kayo nagkasundo sa design. So, design lang ba yung question mo? Design lang muna. Okay, design. Oo. More on, ay!
syempre parehas tayong Arki, di ba? Parehas kaming Arki. So meron kaming ano, meron kaming mga types and may mga gusto kami sa design na hindi kami mag-match. Uh-huh. So saka siguro, syempre, ano, siguro bilang babae, ako yung babae, mas more on ano, okay, what's in, kung ano yung mga nakikita natin na nagtitrend, ganyan. Pero siya mas more on, sige, conventional. Conventional, and then kung what's pasok sa budget, ganyan. Pero on the, ano naman, on the, sa design na nga, like, let's say, sa mga materials, sa mga finishing materials, sa brands, ganyan. Like, mga space requirements, ganyan. I'll leave it to him kasi talagang mas mahusay siya. So parang kasi since mas hands-on siya and then mas mas practical siya kaysa sa'yo. So parang mas practical siya. Talagang more on practical siya kasi syempre pag businessman ka, di ba? Mm-hmm. So, that's money is ever since tabo counts, ganyan. So, alam niya yun kasi he manage yung accounts each project. So, alam niya kung, halimbawa, yung mga pinagsasabi ko na palang pinagsasuggest ko is out of the budget, edi talagang magagalit siya, di ba? So, yun. Pero sometimes naman, nagiging humble naman ako. Pwede bang ito gawin natin ganyan? Tapos pag maganda yung mood niya, pag ano, okay. Okay, pwede, ganyan. Tapos, minsan naman may sasabihin ako or may isasuggest ako, tapos ayaw niya. Eventually, pagtingin mo sa site, naka-implement na. So, kahit hindi niya sabihin, kahit hindi niya sabihin na yes when I suggested, pero makikita mo na in-implement niya. Okay, sige, sinunod mo pala ako. Kita mo. So, isip-isip po, back of your mind, kita mo. I'm right. Tapos, ano na siya, kapag nakita kong ganyan, disinunod mo rin ako. Hindi, nakinig ka din. Ba't hindi ka pa nag-yes agad? Wala na, wala ka naman. Since nabanggit mo na, minsan nga nagka-clash kayo when it comes to design and to other factors, paano naman kayo nag-meet halfway? Sino ang mas nag-a-adjust sa inyong dalawa? Me, of course. Me. Ikaw talaga. Actually, nakakatuwa, no? Kasi medyo I've known you for a long time na medyo hindi ka yung medyo ano ka eh, parang strong woman ka by nature. I guess. Because dati sa mga listeners natin, Jayne was a WAPSA president before. Oh. So, very vocal. Hindi mo isipin magsasubmit siya sa husband niya. Siguro, I just really wanted to have a peaceful home. Sana all. Peaceful relationship at work. Kasi masyado ng maraming maraming nakakapag-stress sa amin. Sa totoo lang ha, not only on the design na nag-aaway kami, parang almost everyday. Ito lagi namin sinasabi sa apprentice namin. Alam nyo, araw-araw kami nag-aaway dahil sa stress. Yung mga wala pa kayo, ganyan. Pero kahit may apprentice na kami, grabe pa din, sobrang stressful pa din siya. Pero since syempre, as a wife, kailangan mong mag-submit. Submissive tayo eh. Kahit na ayaw natin, kahit na gusto nating pairalin yung pride natin. Pero nakikita ko na kasi sa kanya na pagod na siya, ganyan, na-stress na siya. Okay na lang ako. Okay lang. Ganun ako. Ako yung mas nagkakalma. Okay, ako yung nag-giveaway, ganyan. Pero kapag ano naman na, I have the chance naman na ratratin siya. Okay, chance ko na. All out! Di ba? Hindi naman every time na siya palagi, di ba? So, kailangan sabihin din natin yung side natin, yung point natin. And not every time naman na kailangan kong mag-yes sa kanya. Ayan, the first person na magsasabi sa kanya na, ay, hindi na yan maganda. Ay, hindi. Ay, ako lang yung magiging confident na tao na magsasabi ng ganun sa kanya. Kasi, syempre, kapag halimbawa yung mga, di ba? Yung mga friend or mga apprentice na, hindi naman nila sasabihin, ay, sir, hindi mo. Syempre, hindi. Mahihiyas. Kasi, kailangan, para magkaroon ng check and balance, I have to lay to him na I lay down yung mga consequences, kung ano yung mga what ifs, yung mga whys, ganyan, di ba? Para hindi na, para alam naman niya what are the things na kailangan i-consider. Hindi pwedeng pag may sinabi siya, ganyan, pag may gusto siya is, yes, hindi. Pero, supportive naman ako in a way na, na kailangan pa rin naman merong check and balance, kailangan may magsasabi sa kanya if it's okay or not. Ano naman yung mga advantages sa pagkakaroon ng co-architect na spouse? Actually, tinanong ko siya. Sabi ko, in-inform ko siya about this podcast. Sabi ko, I love, in-invite ako ni Ate Barbz ng podcast. Tapos may question doon, what are the advantages of having an Arki spouse? Sabi ko,
parang, meron ba? Sabi ko, meron ba talaga? Sabi ko, oo, sabi niya. And then, nung sabi, ah, oh, ano. So, yun, we agreed na, totoo naman, the advantage of having a spouse architect is, since parehas kami ng profession, parehas kami ng career, yung career path namin is the same, we have same languages, we're under the same umbrella. Halimbawa, I have a problem on my career, or meron akong mga challenges sa work, ganyan, will definitely understand me na yung talagang maiintindihan niya ako kasi makaka-relate siya. Unlike halimbawa, I'm an architect, may problem sa side ko, ganyan, with a client, ganyan. Tapos yung spouse ko is, let's see, a nurse. Siyempre sasabihin ko sa kanya, ay kasi yung biga, yung ganito, ganyan, hindi nag-align yung ano, yung mga piping, so ganyan, ganyan. Hindi, okay lang yan. Siyempre ganun lang, di ba? Pero having him as ano architect spouse, kasi siyempre yung advice niya sa akin is talagang ano reliable yung advice niya. Sasabihin niya, di ganito ang gawin mo, ayusin mo, ganito dapat. Siyempre, di ba? Kasi not only having him na makikinig siya sa akin, na ano, na pakikinggan niya yung mga runs ko sa work. And aside from that, na nakikinig siya, siyempre meron yung talagang sasabihan pa niya ako and i-guide niya ako. And siya as the ano mas ahead sa akin, mas more experience sa akin pagdating sa actual, talagang sa kanya talaga ako ano, sa kanya talaga ako sumasandal. Parang gagawin ko dito, tama ba yung ginagawa ko? So more on lahat ng mga move ko doon sa project, sa site, talagang kinoconsult ko pa siya. Kahit na alam ko I'm confident na with my decision, talagang sa kanya pa rin ako talaga naghihingi ng advice, tama ba ito, ganyan. Pero parang mas okay kasi siya naman, oo, tama yan, sige, ipagawa mo, gano'n naman siya. So it's really a blessing na naging Arki ako, and then my husband is an architect also. So nisa-save ako sa mga times na hindi ko na kaya yung mga ano, ng mga nangyayari. Parang meron kang free consultation tapos with second opinion, kasi sure ka naman eh, parang humingi ka lang ng ano, parang validation and confirmation na tama yung ginagawa mo, and vice versa, ganun din kasi siya. Yeah. Although siya naman yung ano, yun nga sabi ko, more experience siya sa akin, pero I appreciate yung ano, yung mga times na talagang kinoconsult niya sa akin. Sa tingin mo, ganyan, sa tingin mo okay ba yung ganito, okay? Kahit na decided na siya, tatanungin pa rin niya sa akin na ano, na, or may mga ano, tatanungin ko po muna si Misis, ganyan. I-check ko po muna kay Misis. So parang ina-acknowledge niya yung ano, yung the fact na I have an architect na wife. So yun. Wow. Okay. Nakakatawa naman pag ganun. Parang kahit pa nandun pa rin yung respect na alam mo yun, na pareho kayong professionals. Yes. Oo. Pag pinapairal naman namin yun is talagang ano, we're really working hand in hand naman. It's really okay kasi talagang we understand each other pagdating sa mga ano, pagdating sa business namin, kasi syempre 'di ba, lahat parehas kami ng ano, parehas na kami ng ginagawa. So walang ibang magtutulungan kundi kami. So parang it takes respect pa rin at the end of the day, 'di ba? Yes. Wow. Okay, let's proceed to the next question. Okay, this is real talk, Arki Jayne. So, do you suggest lady architects to marry their co-architects? Ako naman, regardless of the profession, as long as that guy or that man is destined for you, na he will respect you and he will love you as you, and wala naman yung ano, yung pagiging architect niya doon, kasi at the end of the day, pag-uwi niyo ng bahay, wala naman yung pagiging architect niyo. Is magiging mag-asawa naman na kayo eh, Mr. and Mrs. Yan. It's not naman every day or the whole day na architect kayo eh. It's good that you marry your Arki, kasi you will understand your career, your yung mga kung anong gusto mo sa profession mo, and he will lead you sa mga mas magandang road. Pero yun nga, it's regardless of the profession, you can marry any ano lalaki basta mamahalin ka niya at irerespeto ka. Ang ganda nung sinabi mo, and oh, parang nasa... ko lang naisip yun. Wow. Oh my god.
Oo nga. Parang fulfilling naman yung ano, sagot. Oo, actually. Na, parang hindi ko siya naisip. Oh. Well said, Arki Jayne. For me kasi, yun nga, di ba? I was known na magiging strong, independent woman. Sa office namin, ganun ang tawag sa akin. I'm a strong, independent woman. Siguro kapag, ano, halimbawa, yung, okay, you married your ko-Arki, tapos ikaw yung mas strong yung personality, and then yung napangasawa mo is more siya yung mas kalma, ganyan. Kapag halimbawa ako yung strong personality, tapos yung napangasawa kong Arki is medyo calm, ganyan, medyo modest, ganyan. So that's really good tandem. Pero kapag paras kayong Arki and then paras na strong ang personality nyo, my God, I don't know what will happen. Gera everyday. Yeah. Siguro World War. Eventually you will learn na sige, ako na nga lang. Sige, ako na lang yung ako na lang yung mag-give way, ganyan. So, yun. Pero siguro, iba na lang. Humabol. Pero hindi, ah. I love my decision. No regrets. And we can see that, ah. How you answer the question. So, very insightful. Tsaka, wow, sana, marami natutunan yung mga listeners natin. Oh, or siguro we're confined doon sa the idea na syempre architect ako, kailangan architect din, ganyan, or kaya yung mga ganung ka-level na profession. Pero syempre, 'di ba? Basta ma-maintain naman yung respect and then yung love, and okay yan, basta magiging masayang bahay. Yes. Masayang pamilya. And peaceful. Oh. Yes. Kailangan mo talaga actually, 'yan yung kailangan mo pagprabuhan eh, yung peace sa house mo. Oh. Yan, Arki Jayne. Ano yung mga sabaw moments mo nung college ka? Tagal kong iniisip to kung ano yung mga sabaw moments ko, kasi very common yung yung naantok ka na masasawsaw mo sa kape yung paintbrush mo. Kasi nung college ako, hindi ako nagkakape. So wala akong ganung sabaw moment. So hindi ko na experience 'yun. Tapos naalala ko yung parang 3 consecutive nights na naglalamay ako sa plates ko kasi may take home plate, tapos meron pang my God preliminary doon sa school actual maghapon. So parang ubos yung energy mo, so consecutive nights and ganyan. Tapos every night umiinom ako, kumakain ako ng balot, isang balot, and then soft drinks ganyan. Tapos naalala ko on the third night, syempre ubos ng energy natin yan. On the third night na naglalamay ako, alas 3 na yata yun eh. Tapos, hindi na kaya ng mata ko. Napipikit na talaga sa akin. Maghihilamos ako. Ganun kasi ako eh, kapag inaantok, maghihilamos. Kasi hindi nga ako nagkakape. So, naghihilamos ako. Pumunta ako ng, medyo malayong room ko kasi doon sa may, namin. Sa may CR namin. So, naghihilamos ako. Sa antok na antok ko, hindi ko alam kung ano yung nadampot ko. Akala ko, pandesal. Tapos, yun pala, di, syempre, nandun sa lamesa, akala ko bread. Dinampot ko na lang siya ganyan, hawak-hawak ko siya, pumasok ako ng kwarto. Tapos, tinagat kong ganyan, kasi akala ko nga siya bread. E, yun pala, sabi ko, bakit? Ito yung lasa. Sabon, my God, sabon, Sabon paligo. Bakit nandito ko? Sabi ko, yun ako nagising. So, inabot talaga ako, wala na akong tulog. Kinaumagahan, sabi ko sa nanay ko, bakit may sabon sa lamesa? Akala ko, tinapay. Kasi antok na talaga ako. Grabe. Yun, hindi ko makakalimutan nangyari. Mga fourth year yata ako yun nun. Oh, yeah. Pero ngayon ko lang narinig yung ganun eh. Oo nga eh, bago yan. Bago. Alam bakit may sabon doon sa mesa. Sobrang sabog ka nun kasi parang kasi, hindi mo na rin siya yung texture niya kasi sa Sobrang sabog ka nun. Saka dinampot ko na lang sa siguro sa mapait. Oo, sa gutom ko, ganyan, sa pagod ko, antok ko, ayan. So funny. Ayan, may idadagdag ka pa, Max? And okay na ako sa sabon. Tawang-tawa sa sabon. Kwentong sabon ni Arki Jayne. Tawang sa nanay ko, ba't may sabon sa lamesa? Sabon sa lamesa. Alright, let's proceed to the host takeaway. So, you start, Max. Anong takeaway mo from this podcast episode? Ayan, and na-appreciate ko talaga yung pag-guest ni Arki Jayne dito sa ating podcast. Parang pinakita niyo yung mga pwedeng mangyari sa mga Arki natin dyan in the future, just in case na makapag-marry sila ng co-architect.
At isa sa mga na-appreciate ko doon sa mga nasabi ni Arki Jayne, yung ano talaga, pagkakaroon ng peace sa loob ng tahanan, di ba? So, and kahit na both architects sila, hindi sila nagpapataasan ng ego, di ba, ni Mr. niya. Meron pa rin silang magandang pagkakasunduan sa lahat ng mga bagay, especially sa profession at pagdating sa bahay, di ba? So, ano talaga yung peace of mind sa loob ng tahanan nila. So, ayun yung parang nagustuhan ko. Yeah, sa akin naman, ano, yun din, same. Sobrang na-appreciate ko rin yung guest natin for today kasi marami siyang mga nasabi na parang, oh nga, no? Ganun pala dapat minsan yung mindset ko rin talaga is nagbabago. Kasi pagpasok mo ng bahay, wala na yung lisensya eh. Kayo ay mag-asawa. So, kailangan yung gawin yung role nyo as husband and wife, a mother and a father. So, sobrang na-appreciate ko. And mind you guys, actually, ah, may mga nagsasabi na mahirap makapangasawa ng ARKI na both kayong, sabi na natin both kayong parang kina-Jayne na meron silang sariling company. Kasi actually, ang Pritzker Prize awardee for 2021 are couple. So, French couple architects sila na nanalo sila. So, that's possible as long as talagang yung delegation of work is, alam mo yun, malinaw and then you're both humble na parang nagtutulungan kayo. Gaya nang sabi ni Jayne kanina na pag meron siyang queries, tinatanong niya sa husband niya and then vice versa, nagtatanong din sa kanya. So, andun yung respect na parang hindi porke, ano ka, parang sabi nga ni Jayne kanina, parang 70-30 yung sa work nila. Pero at the same time, yes, but the stress, pareho sila, naghahati sila. So, pag may problema, dalawa silang nagtutulungan. So, yun naman talaga yung napakagandang sinabi ni Arki Jayne na nagbago yung isip ko. Kasi actually, iniisip ko pa lang nung before we hit the record button. Iniisip ko, possible ba yun? Parang ang sasabihin ko sa takeaway, parang, okay, what I learned today is never marry a architect. Parang ganun na. So, na-manage naman ni Arki Jayne na baguhin yung perspective mindset ko. Mo. Yes, sa ganung bagay. Mm-hmm. And I really, really appreciate it. Alright. So, Arki Jayne, again, thank you so much for joining You're us welcome. Today. Any, thank you also. Yes, any parting words or any advice sa mga listeners natin na siguro married din sila sa co-architects nila na medyo nag-struggle. Yeah, maybe in terms of decision making, in terms of pagbibigay, alam mo, pag-give way sa kanilang spouse. So, what can you say? Oo. Siguro sa mga ano, mga katulad ko na who married their co-architect, bilang, ang paiiralin kasi natin yan is bilang yung tayo yung wife. So, the wife are, should also be submissive. We always submit. Kasi, kung tutuusin, si husband, siya na talaga yung magpapatakbo ng business. Tayo is magsusupport lang tayo. What I'm trying to say is, we should learn to accept the idea na siya yung on top. Kasi syempre, sa bahay, di ba, siya naman talaga yung on top. Kasi tayo yung nagsusupport. Yeah. Siya yung head. And also, doon sa pagra-run ng business is siya pa rin naman yung head. And hindi porket parehas kayong architect, parehas kayo ng profession is parang paiiralan niya. Eh hindi, ganito, dapat alam ko din yan. And dapat you respect each other's decision. And then, wala dapat yung sapawan. You respect kung ano yung decision ni or sa suggestions ni husband. And then you also learn to listen yung sa mga opinions and suggestions naman ng wife. Ganun naman yun eh. Kasi kung halimbawa hindi ka nakikinig or yung parang pinapairam, no, I should be on top or I should be the one to na masunod. Walang mangyayari. So ganun lang naman. It's a matter of give and take and then you submit yourself, you support, give your support kay husband and everything will fall into place. And doon naman sa mga aspiring architects na yung mga nakikinig, you pursue your dream of becoming an architect and it's hard to be an architect. Pag architect na kayo, talagang mahirap pa rin, nandun pa rin yung challenges, but the more you strive to reach your goal as to be an architect, then the more you will love the course. And yung mga sa mga ARKI students na nakikinig, I hope I inspired you sa mga pinagsasabi ko kanina and you should know kung ano yung path na tatahanin
hack nyo kasi we always ask our apprentices kung ano ba yung gusto nila, kung maging they will stay in the office or they will run yung sarili nilang company. Like ours, we have ano, we have design build. Eventually malalaman nyo na yan on the ano later part ng sa profession nyo kung ano yung talaga yung gusto nyo, and basta you have to have the heart na maging arkitekto and tapusin nyo yung kurso ninyo at gawin, i-pursue ninyo, hindi lang tapusin. Kasi kung tinapos nyo, tapos hindi nyo rin naman i-pursue, it's nonsense. So, yun. Maging masipag lang. Huwag kayong mag-alala sa mga, kung anong mga kinakaharap nyong challenges. Basta nandun yung puso ninyo and you are determined to pursue the course and to be an architect, then eventually you will be an architect. All right. So again, thank you so much, Arki Jayne, for joining us, for saying yes to us, for giving your time. Alam namin na sobrang busy ka ngayon as a mom, as a madam in the office, and as a wife. So we really, really appreciate your time. All right. And to our Hugot ARKI listeners out there, kaway-kaway naman dyan. Thank you so much for listening to our Hugot ARKI, the podcast. Please don't forget to follow us on Spotify, Apple Podcast, Anchor, and other podcast hosting platforms on the web. And if you have any topic that you want us to discuss on this pod, just PM us on our Facebook page, Hugot ARKI. That's H-U-G-O-T space A-R-K-I. Or you can also DM us on our Instagram at hugot.arki. Just remember to like and follow us for more ARKI memes and updates. And by the way, we also upload our podcast on our YouTube channel, Hugot ARKI. So please subscribe, like, and share this episode to your ARKI friends and classmates. So, all right. So, that's all for today, guys. Thank you for listening to Hugot ARKI, the podcast. See you on our next podcast. Bye. Bye-bye. Thank you.